Ang pagtatanim o pagre-repot siguro guys ang pinaka-importanting magagawa ninyo pagdating sa inyong mga succulents dahil dito nag-umpisa yung kanilang bagong buhay sa inyong area. At dahil growing season yun yung mga succulent guys at tapos na yung bagyo, naisip ko na baka marami sa inyong gusto ulit bumili ng mga halaman at magtanim ng mga bagong succulents. Kaya gusto ko i-share sa inyo yung ilang mga tips na natutunan ko sa aking mga experience ng mga pagtatanim nitong mga nakaraang buwan. Isa siguro sa madalas na na-overlook ng mga beginners pag nagtatanim ng halaman ay yung klase at yung sukat ng pot na gagamitin nila para sa kanilang mga succulents. Well guys, dapat nating alalahanin na malaki ang nagagawa ng klase ng pot pagdating sa magiging health ng ating halaman at ng kanilang paglaki. Ang pinakamahalagang factor na dapat nating tignan guys kapag pipili ng pots ay yung merong buta sa ilalim. Oo guys, napaka-importante ng air circulation para sa mga halaman, ng butas drainage para makalabas yung tubig nila, hindi sila ma-overwater at hindi sila magkakaroon ng rot. Maraming iba nagsasabi na mabubuhay yung succulents sila kahit walang butas yung kanilang pot. Pero kailangan kasi ng mga technique nun guys sa pagdidilig na baka hindi ninyo laging magagawa lalo na kung beginners kayo o kung masyado kayong maraming halaman. Kaya isasuggest ko talaga na gumamit kayo ng pots na merong butas. Ganun din guys, kung pipili kayo ng pot para sa inyong halaman, gumamit kayo ng size na saktong-sakto lang dun sa sukat ng inyong halaman. Kita ko ito madalas sa ibang mga nagahalaman na bibili sila ng pot na mas malaki sa kanilang halaman dahil iniisip nila na lalaki naman yung halaman nila dun sa pot na yun. Pero hindi yun laging totoo. Kasi kapag tayo nag-acclimate ng halaman guys, pwedeng mabawasan yung mga dahon nila. Habang nag-acclimate sila, ginagamit nila yung leaves na yun para gumawa ng mga bagong roots. So pwedeng lumiit yung size ng ating succulent. Kaya maganda na saktong-sakto lang yung sukat ng ating pot para kung lumiit man siya o lumaki siya, eh maganda siya tignan. Hindi siya mukhang nalulunod sa puro potting mix. Isa ring downside guys kapag masyadong malaki yung pot na gagamitin natin ay kailangan gumawa ng halaman ng masyadong maraming roots para abutin yung dulo ng pot na yon. Kasi madalas niyan guys, kailangan muna na makapag-establish yung halaman ng magandang root system bago siya magpo-produce ng bagong growth sa taas. At kung maliit yung halaman natin at malaki yung pot na gagamitin natin, maubos yung dahon niya, kakaproduce ng maraming roots at hindi siya kaagad makapag-produce ng mga bagong dahon. Kasi malawak yung kailangan niyang kobrehan na pating mix sa ilalim. Kaya maganda guys, kapag wala pang roots yung inyong halaman na itatanim ninyo, gumamit lang muna kayo ng saktong-saktong size na pot para sa kanila para hindi maubos yung dahon nila sa pag-produce ng napakaraming mga roots. Ngayon kung lumalaki na yung inyong mga halaman guys at gusto nyo na sila na mag-graduate sa mas malaking pot, pwede kayong gumamit ng pot na mas malaki ng konti dun sa kanilang dating pot. Ang problema naman kasi kapag masyadong maliit yung pot nila na sobrang tagal, magpo-produce sila ng maliliit na leaves at magmumukha silang bonsai. At kung gusto nyo yung mas malalaking mga halaman para ipropagate yung mga dahon nila, pwede nyo silang ilipat sa mas malaking pot kapag lumalaki na sila. Ang pinakamadalas naman na itatanong ng mga beginners pagdating sa pagtatanim ay kung anong potting mix ba yung gagamitin nila para sa kanilang mga succulents. Hanggang ngayon guys, may nababasa pa ako nagtatanong kung ano bang potting mix yung gagamitin. Well guys, kailangan nyo talaga silang alisin sa kanilang lumang potting mix kung nabili nyo sila ng mayroong potting mix na katanim sila sa lupa. Kasi yung lupa na yon kung saan sila nakatanim, hindi yon babagay sa loob ng pot. So ngayon, paano ba natin gagawin yung tamang potting mix para sa ating mga halaman? Well guys, kailangan nating ipaghalo yung 7 parts na inorganic materials at 3 parts na organic materials. Well guys, ano ba yung ibig sabihin natin kapag sinabi natin inorganic materials? Kasama dyan yung mga bato-bato gaya ng pamis, lava rock, o kaya buhangin, o kung talagang extreme cases, wala kayong mabiling mga ganun, pwede nyo gamitin yung mga gravel o maliliit na bato. Pero maganda guys, iwasan natin yung mga pebbles na masyadong makinis, maganda sana yung magagaspang na bato yung gagamitin natin. Yung akadama din guys, pwede rin nating maturing na inorganic material. Yung organic materials naman, yan yung mga material na galing sa mga bagay na dati ay buhay at nabubulok na ngayon. Or siguro tapos na siyang mabulok. Kasama dyan yung ating carbonized rice hull, nandyan din yung ating coco peat, at nandyan din yung ating compost. So ito yung parts ng potting mix kung saan kumakapit yung roots ng ating succulents guys. Kasi ang mga ugat ng succulents, hindi yan kumakapit sa purong bato lang. Kailangan nila na kahit konting organic material para dun sila mag-absorb ng tubig. And guys, pagdating sa pagpili ng mga ingredients sa ating mga potting mix, huwag sana tayong gumamit ng sobrang pinong mga ingredients kasi napansin ko kahit carbonized rice hull na yung ginagamit ko, no, tumitigas siya kapag sobrang pino yung ginamit natin. Maganda sana yung buo-buo
Ganon din sa pumice, huwag sana tayong gumamit ng parang buhangin na pumice na sobrang liit. At kung may nakahalong parang pulbo yung inyong pumice na parang sobrang pino siguro nung dinurog sila, kailangan yung alisin yung mga pinong parts na guys. Gamitin nyo lang yung buo-buo para sa inyong mga succulents. Huwag din tayong gumamit ng pumice na sobrang laki o parang mga mais size. Si mga ganitong size guys, sobrang laki na nito para sa mga succulents. Kung makabili kayo ng pumice na ganito kalaki, durugin ninyo para maging mas maliit siya para tamang-tama yung air circulation dun sa ilalim ng roots. Kasama dun sa size ng pumice guys, kailangan sana even yung pagkakahalo ng ating potting mix. Ibig sabihin, sa lahat ng parts sa loob ng pot ay pantay yung amounts ng organic material at inorganic material. Huwag sana na puro bato sa ilalim tapos puro lupa naman sa taas or puro lupa sa ilalim tapos puro bato sa itaas. Maganda sana balance sila no, para maging healthy yung roots ng ating mga halaman. Pag meron kasing concentration ng lupa sa kahit saang part ng pot, magre-retain yun ng mas maraming moisture at magkakos yun ng rot sa ating mga halaman. Kaya sana, maganda, pantay yung pagkakahalo sa loob. Kaya masasabi ko guys na dapat ninyong iwasan na maglagay ng bato-bato sa ilalim ng inyong mga succulents, sa ilalim ng pot nila, kasi magkakaroon ng concentration ng lupa dun sa taas. Tapos magre-retain yun ng maraming tubig ng sobrang tagal at magkakos ng rot sa ating mga halaman. Ngayon guys, kung may naisip naman kayo ihalo sa inyong mga halaman, yung mga amendments, kasama dyan yung ating vermicast, mga fertilizer gaya ng Osmocoat, Furadan Follicure gaya ng ginagawa ni Sir Andrew Brizuela na FOF method ng pagtatanim. So pwede ninyo yung subukan. Ako personally hindi ko pa nasusubukan yon dahil okay lang din naman yung mga halaman ko kahit walang masyadong maraming amendments. Pero kung nag-iisip kayo ng mga DIY na mga solution ng pag-fertilize ng halaman gaya ng eggshell, kape, o kaya bawang, spices, kung ano na pangihalo, isasuggest ko guys na iwasan ninyo yung ganong mga DIY. Ang tendency kasi kapag gumamit tayo ng mga kitchen products, mga pagkain, or mga nabubulok na bagay na hindi naman talaga suited o hindi talaga pinrases para sa halaman, no? Magkakos yun ng additional na moisture at dahil doon magkakos yun ng fungus, pwedeng tubuan ng mushroom yung inyong mga halaman. At sa ilang cases, pwede rin mag-attract ng langgam yung mga kakaibang mga products na inilalagay natin sa ating halaman. At kung hindi pa ninyo alam guys, ang langgam, yan ang madalas na nagdadala ng mealybugs at ng aphids sa mga halaman natin. Kaya sana, iwasan natin yung mga products na nag-attract ng langgam. Kaya sasuggest ko ulit, ang ilagay nyo lang sa inyong potting mix ay yung products na ginawa para sa potting ng succulents, para sa gardening. So, bumili tayo ng mga products na pang-garden lang. Yun lang ihalo natin sa ating halaman. Kasi kung iniisip natin na ifo-fertilize natin yung ating halaman gamit yung eggshell, bakit hindi na lang tayo gumamit ng Osmocoat na talaga namang mas effective sa pag-fertilize ng ating halaman. So, isa rin sa mga na-overlook ng mga beginners ay yung potting method o kung paano sila nagtatanim ng halaman. Meron akong gusto ipakita sa inyo. So, itong ating Echeverria Blue Surprise, makita niyo na napakarami niyang farina sa taas. So, kung magtatanim kayo ng ganitong klaseng halaman, guys, maganda sa gilid niyo lang hawakan o sa ilalim para hindi niyo ma-damage yung farina nila. Kung hindi niyo alam, guys, no, yung farina nila, yun yung protection nila pagdating sa araw at saka sa ulan. At kung masasmudge niyo yung farina nila, mas prone yung dahon na yun sa rot, sa fungus, at ganyan din, mas prone din siya na ma-sunburn. Kaya maganda sana iwasan natin na ma-damage yung farina niya sa taas. So kung maalis naman yung farina sa ilalim, kung doon nyo hahawakan, okay lang naman yon. Hindi rin naman siya masyadong halata. Pero mape-preserve nyo yung health at beauty ng inyong halaman guys kung sa gilid nyo siya hahawakan. Ganda din pag tinatanim natin sila, huwag natin sila itanim ng mababa sa loob ng pot. Maganda itaas natin sila. At ako nga, ang ginagawa ko minsan, gumagawa pa ako ng mound sa taas. Tapos doon ko ipapatong yung halaman para maiwasan na yung roots nila ay mababad sa maraming moisture sa ilalim. Kasi mas matagal na matuyo yung ilalim na part ng pot kaysa dun sa taas. Kaya kung mataas yung pagkalagay ng halaman natin guys, maiwasan yung pagiging overwatered nila. At ganoon din, maganda sila tignan kapag mataas sila sa pot kasi kitang-kita natin yung halaman at hindi natin sila nakita na parang naliliman nung gilid ng pot dun sa ilalim. Kaya maganda itaas natin sila. Pag tinatanim natin sila, ganoon din, magkakaroon sila ng maraming space para makapag-spread out ng dahon nila kapag mataas sila sa pot. Isa pang kailangan natin i-consider guys ay yung dami ng stem ng halaman na ipapasok natin sa loob ng potting mix o sa loob ng pot. Kapag mas mahaba yung stem nila na nasa loob, mas maraming
part sila na prone sa rot. Kaya maganda guys, kung masyadong mahaba yung stem nating halaman, huwag nating isiksik lahat ng stem na yon sa loob ng pot nila. I-cut natin yung stem na yon, tapos ipatong natin yung maliit na part dun sa potting mix. Kung natatakot naman kayo magputol ng stem guys, hindi nyo kailang alalahan yun kasi magpo-produce naman sila ng roots dun sa naiwan nilang stem sa ilalim. At yung iba nga, yung mga Korean succulents, halos wala talagang stem sila pag dumating, pero nakakapag-produce naman sila ng healthy na roots sa ilalim. Pag-usapan naman natin yung top dressing o kung ano yung ilalagay natin sa taas ng ating potting mix. Yung iba, ayon nila na naglalagay ng top dressing guys. Kasi sabi nila, hindi daw nakakahinga yung halaman. Totoo, may factor na nagagawa yung top dressing sa bilis na matuyo yung potting mix sa ilalim. Kasi kapag masyado tayong maraming top dressing na ginamit o mali yung material na ginamit natin, pwede nung matakpan yung soil. At alam natin guys na yung mga basa, kapag tinakpan natin, hindi nahanginan, matagal din silang matuyo. So maganda na material na gamitin natin sa top dressing ay yung akadama o kaya naman yung lava rock na porous at makakatagos yung hangin nila. Makakatagos yung hangin doon. Makakatulong para matuyo pa rin yung potting mix sa ilalim. Pero isa rin kasi natutulong ng top dressing kaya maganda maglagay guys ay para maiwasan yung leaves nila sa ilalim na masyadong nagtatouch dun sa basang potting mix. Kasi kapag masyado nga silang nagtatouch sa moist na surface, moist na potting mix, pwedeng magkaroon ng rot yung ating mga leaves. Kaya maganda na meron silang pagitan, makatulong dun yung top dressing. Para naman sa iba na gumagawa ng souvenirs, naghahanda ng mga halaman para sa giveaway, naglalagay rin sila ng top dressing na moss, sphagnum moss, yung ginagamit sa flower arrangements. O kaya naman naglalagay sila ng coco peat dito sa taas para maganda siya tignan kapag giveaway. Pero kung kayo guys naka-receive ng ganong halaman, kailangan nyo alisin yung coco peat o yung moss na nakalagay dun sa taas kasi hindi yun suitable para sa mga succulents. Yung material din kasi na yun, nag-absorb yun ng moisture kaya hindi nun natutulungan na maging dry yung halaman. Kaya masasabi ko na lava rock lang ang talagang magandang top dressing sa halaman. Ganun din guys, iwasan natin yung marble chips o yung river pebbles na ginagamit nila. No? Maliban na lang kung sobrang init sa area ninyo at gusto ninyo na medyo mas moist yung inyong halaman para hindi sila masyadong nagiging dry kung mapabayaan ninyo sila. Pero kung hindi naman masyadong mainit at medyo indoor naman yung paglalagyan ninyo sa inyong mga halaman, maganda lava rock na lang yung gawin yung top dressing. So gaya na nasabi ko kanina guys, ito rin yung magandang panahon para bumili ng mga halaman at magtanim. Usually December hanggang July. Generally kasi yan din yung growing season ng ating mga succulents. So yan yung period na magpuproduce sila ng maraming roots, magpuproduce sila ng maraming growth kasi maraming araw sila na nare-receive. Kapag sunod-sunod niya yung tag-ulan, laging maulan yung panahon, hindi sila makakapag-produce ng maraming growth at may tendency na magkaroon sila ng rot. Kaya maganda talaga kung magtatanim tayo ng panibago ng ating mga halaman. Panahon na December to July. Ganun din kapag sobrang init din pala guys, hindi rin sila kasi magpo-produce ng maraming growth. Kaya kapag mainit yung panahon, pag sobrang summer sa inyong lugar at hindi masyadong maganda yung temperatures, iwasan din natin na bumili ng mga bagong halaman. Kasi kapag hindi sila naka-establish guys at dinaanan sila ng sobrang init o dinaanan sila ng sobrang ulan, so mamamatay sila. Kaya maganda na i-consider din natin yung panahon kung kailan tayo magtatanim ng mga halaman. Ako personally may mga tinanim akong halaman na nung dumaan na bagyo, nakita ko hindi pa sila established at namatay lang sila. At yung mga established lang talaga, yun lang talaga ang matitira natin na mas matagal na mabubuhay kapag may bagyo. Kaya maganda, i-establish natin sila guys bago dumating yung mga extreme na conditions. Kung hindi nyo pa alam kung paano mag-acclimate ng inyong mga succulents, check out nyo yung video natin sa pag-acclimate ng succulents. Ililink ko sa baba o makikita nyo dito sa screen, siguro ilalagay ko dito, no? Pero ngayon, hanggang dyan lang muna yung potting guide natin, mga tips natin sa paghahalaman. Ganun din guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, sana mag-like kayo dyan sa baba at sana mag-subscribe din kayo dito sa channel para makita niyo yung mga susunod natin na mga uploads. Gaya na sinabi ko, marami pa tayong mga i-discuss, mga i-consider sa paghahalaman. So susunod, may mga video tayo na darating din. Kasi ngayon tapos naman na yung tag-ulan. Okay. Kasi naging mahirap lang talaga yung situation dito sa amin. Kaya matagal ako nakakapag-upload ng videos. Pero sana guys, stay tuned lang kayo dito sa channel. Marami pa tayong gagawin sa mga susunod. So hanggang dyan lang ulit yung video natin guys. Kita-kits lang tayo ulit sa susunod. Bye-bye!